Oh. Huh? Hi everyone. So welcome to the 9th video now Math 21 review series. If I'm not mistaken, 9th na ito. So in this part, we're going to be talking about logarithmic differentiation, derivatives of these special types of functions. All right. So just to recall, yung logarithmic differentiation, isa siyang technique na ginagamit natin whenever complicated na yung function na kailangan natin i-differentiate. Okay, so before that, we need to be familiar with the special properties, or in particular, itong properties lang to, na ito ng absolute values and logarithms. So dito, makita natin, parang nadidistribute na yung absolute value. So from a product, pwedeng lumabas siya, nadidistribute yung absolute value. In other words, the absolute value of a product is just the product of the absolute values. And similarly, ganun din kapag quotient. And kapag may exponent tayo, parang lumalabas siya, right? So, andito na siya sa labas ng absolute value. Okay, so logarithms naman, may special properties din tayo. And very useful siya mamaya. Part siya ng reason kung bakit napapadali yung buhay natin with yung functions using this technique. So, sa isang product, pwede natin ma-split as a sum. Yung isang quotient, pwede natin ma-split as a difference of two terms. And then yung exponent naman, pwede siyang lumabas para maging factor na lang. Okay? Tingnan naman natin kung ano nga ba yung steps for logarithmic differentiation. Basically, may tatlong steps lang. Medyo wordy yung andito, pero we can summarize everything to three crucial steps. So basically, yung first absolute value lang talaga siya. Yung second, natural logarithm. And then yung third, implicit differentiation. Implicit differentiation. So, ayan. So, no need to memorize yung long words dito. Andito lang yung explanation naman ng steps mismo. So, once you're familiar, basically yan ito lang. Given a function, kunin natin yung absolute value. After ng absolute value, kunin naman natin yung natural logarithm ng both sides, and then saka na tayo mag-implicit differentiation. Okay? Next. So, kapag meron naman tayong ganitong function, let's say we have here, we want to find the derivative of this function raised to another function, wherein yung f of x natin, of course, needs to be greater than 0. Yun na yung something to keep in mind. So, dito, a function raised to another function. Take note na hindi siya pareho ng f of x raised to c, where c is a constant, for example. Dito, iba na. Instead na function, instead na constant yung exponent, naging function na siya. So, it's not, for example, yung derivative ng f of x raised to g of x. Take note lang na hindi siya g of x, f of x raised to g of x minus 1 times g prime of x, for example. Hindi siya ganon. Hindi ito tama. Okay? So, kailangan may ibang method tayong gagamitin. Nag-work lang naman yung property na ganito kapag constant yung nasa exponent natin. Okay? So, remember that. So, kapag function, paano nga ba? Ano nga ba yung pwede natin gawin? So, basically, may two ways tayo. May two options. Alright? So, yung first option, yung na-discuss na natin kanina. So, we have here logarithmic differentiation. But we also have another option. So, instead na f of x raised to g of x, pwede natin i-write yun as e to the g of x times ln f of x. So, given that, yung next naman, let's be familiar lang with the derivatives of the functions that we talked about kanina. So, di ko na siya run through. Basically, you can pause the video anytime and just be familiar kung ano yung mga derivatives ng special functions ato. So, sana maalala nyo lang. Alright. So, we have here the first problem. So,
So given tayo na isang function na to, we need to find dy over dx. And then, sabi naman dito, no need to simplify the answer. Maybe you want to pause for like 3 seconds. Pag-isipan na mabuti, you can pause the video and then try for yourself. Then after, discuss natin yung solution. Okay, so assuming na nag-try kayo, hopefully nag-try kayo. Let's try to find dy over dx of this function. Alright, so parang dito, binibigyan tayo ng impression na since we have a function raised to another function, siguro pwede natin gamitin yung logarithmic differentiation. Alright, so dito, ma-notice naman natin na x to the 4 plus 3 should be greater than 0 for all x in R for the reason na 3 is positive and x to the 4 is always positive. Or rather, yung x to the 4 is non-negative. So, itong function na to should be greater than 0. And of course, kapag positive yung function natin, kapag raised siya to anything else, it should still be positive. So that yung whole function natin should be greater than 0. So, no need to take the absolute values. Pwede lang tayo mag logarithmic differentiation directly. So, kunin natin yung ln of both sides. We have here the ln of y times the ln of the right-hand side. So, gagamitin natin yung properties ng logarithms. So, ln y pa rin naman dito. Pero here, yung arcsine of x, ilalabas natin so that maging factor na lang siya. Okay, and then we still have this one here. So next, pwede naman natin, yung ginagawa naman natin ay, we're taking the derivative of both sides. So d over dx on both sides. So that we will get 1 over y times dy over dx. So derivative nito with respect to x. And then dito, on the left-hand side, nagana naman tayo. Product rule. So derivative ng first, then copy lang to. Plus derivative ng second and copy lang to. Okay? So we just need to find yung value nito and then yung value nito. Pero yung derivative ng arcsine of x, we should be familiar with that. Kung na-memorize niyo yung formula, it's just 1 all over the square root of 1 minus x squared. And then yung ln of x to the 4 plus 3, kunin lang natin yung reciprocal na nasa loob times yung derivative na nasa loob. So, ganun lang pala siya. Okay. So, substituting these back into the equation, yung makuha natin, so, eto na. Kinopy lang natin dito kasi ito yung value niya. Then, copy, and then ito, pinag-in natin from here. Okay? So, after nun, basically yung y, ililipat lang natin sa kabila. Or in other words, we multiply the whole equation by y. So times y here, times y here. So that we will get, dito mawawala na to, 1 na lang siya. So ma-isolate na yung dy over dx. Kasi yun yung goal natin, right? So yung y, i-multiply lang sa whole expression na to. So that we will have this here. And then, remember na yung y natin, equal lang naman siya dito, right? Ito yung given sa atin kanina. So that, ayan, yun na yung final answer natin. Dy over dx is just equal to this length expression here. So, kung makikita nyo, medyo masakit siya sa mata kasi maraming functions and maraming nangyayari. However, kung isipin mo yung mga nagawa natin, hindi naman super hirap. Basically, kinuha lang natin yung logarithm ng both sides and then nag-differentiate ng dalawang functions lang. And then, ayan, basically, makukuha na natin yung sagot. Okay, so napapadali ng logarithmic differentiation yung buhay natin. So yun yung illustration dun. Alright, so let's move to the second problem. Given naman tayo ng medyo pangit na expression here kasi maraming ganap dito. Mayroon tayong hyperbolic sign niya. And then may cosecant, may logarithm, may raised to 7. I mean, may function na raised to 7 and then may fifth root. Actually, so yun, medyo complicated siya, masakit siya isipin. Pero yun, makikita natin na mapapadali ng buhay natin using the methods that we have. Alright, so pause muna for a few seconds. Try to think about it. Try to solve it by your own.
hint lang, pwede gamitin yung logarithmic differentiation dito. Okay? Alright. So, assume na nag-pause kayo at pinag-isipan nyo. So, let's go and try to solve this problem. This will be your last problem for this video. So, ano nga ba yung gagawin? Well, obvious naman from the title of the video na gagamitin natin yung logarithmic differentiation. So, to do that, kunin natin yung absolute value ng both sides. So, this time, kailangan na kunin yung absolute value since hindi naman tayo sure kung positive lang to palagi. So, baka maging negative siya. Magkaka-problems kasi kapag kunin natin yung, kapag may ln tayo, tapos negative yung nasa loob, magkaka-problems tayo. So, ayan. Kunin na lang natin yung absolute value ng function. So, we have this. Andito na siya. So, again, gamitin natin yung properties. So, paano na-distribute yung absolute value, pupunta na siya dito. And then, yung mga exponents lalabas. Okay? So, something to pay special attention to. So, dito meron tayong fifth root of this function. So, naging, remember na kapag fifth root siya, for example, the fifth root of x is the same as x raised to 1 over 5. Kaya dito, nilabas nila natin yung 1 over 5. Alright? So, what else? Ayan. Yung iba lang, malabas na naman yung exponent. So, we're clear. Just be familiar kung ano yung ginawa dito and then hindi na siya magiging mahirap. Alright. Next. Kunin naman natin yung natural logarithm of both sides. So, again, dito, ito na yung second step. And then, gamitin natin yung properties ng logarithm. So, when we do that, kunin natin ln ng left side, ln ng right side. So, lahat ng product na naging sum na lang. And yung quotients, basically subtraction na lang siya. So, we have this thing here. So, ln ng nito plus the ln ng function na to. Kasi product to, di ba? And then, since quotient siya, or basically nasa denominator yung dalawang to, subtraction na. So, minus this expression, minus ng ln ng expression na to. Alright? So, using the properties ng logarithms naman, yung mga exponents natin, instead na mananatili siyang exponents, pwede natin gawing factor na lang. So, lalabas siya, pupunta siya dito sa left side. So, halimbawa ito. And then, dito, the same happens. Kaya meron na tayong 7 dito. May 1/5 dito. Okay? So, sunod naman, since na-establish na natin, pwede na natin kunin yung derivative ng both sides. So, implicit differentiation. And remember na with respect to x siya. And then, we just solve for dy over dx. So, we take the derivative of both sides with respect to x. So, kapag gagawin natin yan, remember, yung right-hand side, hindi na siya super hirap kasi terms na lang siya, separated into terms, and puro ln lang siya. So, basically, yung mangyayari dito, the derivative of the ln of a function, and then, puro chain rule na lang. Okay? So, instead na magpakahirap tayo, ganito na lang yung gagawin natin. So, hindi na siya super complicated. Okay? So, for the left-hand side, kunin natin yung reciprocal nito. Kasi derivative ng ln, right? And then times dy over dx since implicit differentiation dito. So for the right side, by terms yung pag-differentiate natin. So we have 3 here, maintain lang. Kunin natin reciprocal nito kasi derivative ng ln. So andito na siya. Times yung derivative ng sin x, which is just cos x. So next term, reciprocal nito. And then, derivative naman ng log x to the base 4. Or rather, derivative muna ng cosecant. So, take note lang dito na it's actually negative cosecant of this one times the cotangent of this one. So, may konting typo lang. Dapat may cotangent dito. And then, yung correct naman mamaya. So, negative cosecant x, cotangent x, remember, yun yung derivative ng cosecant x. Kaya dito yung function, kakopy lang. And then, of course, kailangan din yung derivative ng, ala, hindi ko na sure nangyari. Ayan, clear drawing. And then,
derivative, of course, ng log x to the base 4. So that will just be 1 over x ln 4. So for the last part, we have... Ay, hindi pa pala last part. Ay, last part na ba? Ay, hindi pa. So ito naman. We have 7 all over 2x minus 3. And then derivative nito, which is just 2. And then for the last part, 1/5 times derivative ng function na to. So you have this here. And then derivative ng arc cosine of x squared. So remember, ito yung form ng derivative ng isang arc cosine. And then yung argument natin x squared. So dapat yan din yung nasa loob. Then naka-square pa rin siya. And of course, kailangan din yung derivative ng x squared. So lahat ng to, chain rule lang talaga yung ginagawa natin. Okay? So, next. After nun, so we have, remember, meron na tayong expression dito. Yung next na lang na gagawin ay ilipat yung 1 over y sa kabila. Or multiply y to both sides. So that we have y times our expression from earlier. So, kinopya lang natin. So, dito, na-correct na, no? Yung cotangent andito na. And then, of course, we can just write yung whatever expression ng y yung meron kanina. So, yung y from what is given earlier, kopya lang natin. And basically, yun na. So, very lengthy yung function, maraming expression. Pero, it shouldn't be too hard to derive. So, meron tayong dy over dx here. And then, ayan na. Ito na kagad yung final answer natin. Since no need naman to simplify. Usually, sa exam, ganun lang din. Alright? So, ayan lang. I think yun na yung end ng video na to. We solved 2 problems and then we discussed or nag-recall tayo ng logarithmic differentiation along with derivatives ng special functions. Okay? So, ayan lang. That's it for me. Good luck sa exam. So, sana galingan niya.